Ay mga kabaksyard, ang topic natin for today, ano nga ba ang palatandaan na may itlog na ang ating alagang parakeets o ready na siya na umitlog? So ngayon mga kabaksyard, ano nga ba ang palatandaan na buntis na ang ating alagang parakeets ba jerigar o nagitlog na siya? So ang parisan na ito mga kabakyan, ito po yung rainbow material parakeets ko. So ang palatandaan po na buntis na ang ating alagang parakeets is kapag katulad nito, bumaba na po ang weight ng hen. So yan po ang sinyalis na buntis na ang ating alagang ibon kahit na hindi natin siya palaging sinisilip. At saka kapag palagi nang pumapasok sa nest box ang ating alagang ibon na hen, so it means nag-start na po silang mag-itlog. O di kaya nagre-ready na ang ating alagang hen para sa pangingitlog niya. Ang mga parakeets kasi mga kabakyard, sila yung tipo ng ibon na hindi naghahakot ng nesting material sa kanilang nest box kapag umitlog na sila. Pero pag once may painakay na sila mga kabakyard, is dapat maglagay tayo ng kusot sa kanilang nest box o sa loob ng nest box. Kahit hindi sila naghahakot ng nesting material, so tayo na amo nila, so tayo ang maglagay ng kusot. So ano nga ba ang kalagahan ng kusot sa loob ng nest box ng ating alagang parakeets mga kabakyard? So importante po ang kusot sa ating mga alagang parakeets ba jerigar para maiwasan natin ang pagka-splay legs ng mga painakay. So yan po ang function ng kusot sa loob ng nest box ng ating alagang parakeets. At saka dapat mga kabakyard, pag once may inakay na ang ating alagang parakeets, damihan natin ang pagkain sa loob ng kulungan nila. So bakit nga ba kailangan natin damihan ang pagkain sa loob ng kulungan ng ating alagang parakeets na may pinakay? So kailangan nating damihan mga kabakyard para mabilis lumaki ang pinakay ng ating alagang parakeets ba jerigar. Kasi pag once dinadamihan natin ang pagkain, ang mga pagkain na kinakain nila mga kabakyard is mapupunta po yun sa mga painakay nila. So kapag sakto at sapat ang pagkain na inilagay natin sa loob ng cage ng ating alagang ibon, so ang posibilidad po mga kabakyard, mabilis lumaki ang ating mga painakay at saka malulusog sila. At saka huwag din ninyong kalimutan mga kabakyard na maglagay ng vitamin sa kanilang patubigan para mayroon silang dagdag na mapagkukunan na vitamin sa kanilang mga ibon na inaalagaan sa loob ng nest box. So ang gamit ko pong vitamins mga kabakyard sa aking mga alagang ibon na may mga sisiw is yung Bitmin Pro. So ang picture po ng Bitmin Pro is yung nasa taas. So ayan po yung ginagamit ko sa aking mga alagang ibon na nag-iitlog, nangingitlog at saka may mga painakay. At saka huwag din ninyong kalimutan mga kabakyard na magbigay ng gulay sa inyong mga alagang ibon na inaalagaan, katulad ng pichay, kangkong, talbos ng kamote, dahon ng alugbati, dahon ng malunggay.
So malaki po ang function ng mga dahon na yan, mga kabakyard, para sa dagdag mapagkukunan ng vitamins ng ating mga alagang ibon. Kapag puro seeds lang kasi ang ibinibigay natin sa kanila, so may posibilidad na umikli ang kanilang lifespan o madali silang mamatay dahil nga wala silang ibang mapagkukunan ng extra vitamins sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa loob ng cages nila. So nakikita nyo ng ibon, mga kabakyard, itong rainbow material parakeets ko is 6 years na po ito sa akin. So ito yung kauna-unahang ibon ko na inalagaan nung nasisimula pa lang ako sa pag-aalaga ng mga ibon. At saka ngayon, nagagamit ko pa din sila for breeding. So nakabigay siya sa akin ng 4 na painakay. So yung 2 painakay nito is nabinta ko na kasi may bata na nangangailangan ng hand feed na rainbow material para kids. So yung 2 yun is yun po yung naibinta ko sa kanya. At saka mayroon pong natira dito ang 2. So itong isa is nakababa na. Yan, kunin natin para makita nyo, mga kabakyard. Bakul dito, mga kabakyard, hindi siya magbawak. Dito. So ito po siya, mga kabakyard. So isang top crest rainbow material para kids badgerigar po ang anak nila. So ayan. So nagmana po siya sa kanyang tatay na top crest. So ayan po yung tatay niya sa loob ng nest box. At saka isang kapatid naman niya, mga backyard, is itong nasa loob. So ayan, matabang mataba po at saka busog na busog. So ito po ang palatandaan, mga kabakyard, na maganda ang feeding natin sa ating pair na rainbow material para kids dahil nga masyadong busog ang kanilang painakay. At saka dagdag tips ko din sa inyo, mga kabakyard, bago tayo magtapos, dapat huwag kayong mainip sa pag-aalaga ng ibon. Dahil, ika nga nila, mga kabakyard, pag once mainipin ka sa pag-aalaga ng ibon, so, talo ka. Dahil, ang pag-aalaga ng ibon kasi, mga kabakyard, hindi yan madalian. Na pag gusto mo nang umitlog ang iyong alagang ibon na inaalagaan, is iitlog agad yan. So, ang dapat mong gawin dyan is magantay ka kung kailan sila makabigay sa iyo ng mga painakay, makabigay sa iyo ng itlog. Dahil pag once nagbigay na yan ng itlog sa iyo, mga kabakyard, at nakaumpisa na yan, so tuloy-tuloy na po ang kanilang pagbibigay ng itlog sa iyo. At sa ganong estado, mabilis na dumami ang iyong mga alagang ibon. At saka sa pagdami ng iyong alagang ibon, is pwede ka doong magkapira dahil sa kanila. So pwede mo silang gawing dagdag source of income o yung sideline mo dahil hobby mo, nagkakaroon ka ng extra income sa kanila. Dahil nga pag once marami na ang ating mga alagang ibon o yung marami na ang ating mga alagang painakay na napoproduce ng ating mga ibon na inalagaan, so pwede natin silang i-out, pwede natin silang ibinta. So sa ganong estado, mga kabakyard, pwede tayo magkakaroon ng dagdag income sa ating hobby na gusto. At saka dagdag tips ko din sa inyo, mga kabakyard, bago tayo magtapos, huwag nyong masyadong sinisilip araw-araw ang loob ng nest box ng inyong alagang ibon. Dahil nga, the more na sinisilip nyo sila araw-araw, mga kabakyard, the more na tumagal ang kanilang pagbigay sa inyo ng itlog o pagbigay ng painakay. So bakit nga ba the more na tumagal, mga kabakyard? Dahil na-stress po ang ating alagang ibon, nabubulabog po sila. So kapag nabulabog ang ating alagang ibon, is mas lalo po silang matagal na magbigay sa inyo ng itlog, matagal magbigay sa inyo ng painakay. Dahil nga ikaw ang dahilan
bakit sila matagal magbigay sa'yo? Dahil sa kakasilip mo ng nest box nila, mga kabackyard. So para maiwasan mo ang ganung estado na palagi mong sinisilip, advice ko sa'yo, kabackyard, dapat hindi lang isang pair ang bilhin mo, dapat bumili ka ng 5 pair para hindi ka nakapokus sa isang ibon mo at para hindi ka mainip sa kanila. So ganun lang yung advice ko sa'yo, kabackyard. Damihan mo ang pair na bilhin mo para hindi ka ma-stress sa pag-aantay sa ibon mo at hindi na ma-stress ang ibon mo sa'yo. So dito na magtatapos ang video natin, mga kabackyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today, kung ano ba ang mga palatandaan ng ating mga alagang ibon pag once ready to breed na sila o ready na sila na maglay ng itlog sa kanilang paitlogan.